Kaugnay po niyan, kunin natin ang reaksyon ang Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Secretary Aguirre, magandang umaga po. Hello, Secretary. Magandang umaga po. Good morning, Jerry. Apo. At good morning din sa iyong mga viewers and listeners. Apo. Well, ang DOJ po ba nakapag-desisyon na at kung talagang kukunin at gagawing state witness si Janet Lim Napoles? Actually, premature pa po kaming mag-desisyon mm-hmm. on anything about the giving immunity or put Janet Napoles under the Witness Protection Program kasi wala pa naman pong pinafile sa amin. Mm-hmm. But once, katulad ng babasa natin sa pahayagan, karinig sa TV and radio, mm-hmm. merong mag-file ng kaso at nag-apply si Janet Lim Napoles to be put under the Witness Protection Program, doon po namin pag-aaralan. Kaya mm-hmm. Open po kami. Sapagkat wala, hindi pa naman namin na naintindihan kung ano ang i-file nila eh. Uh-huh. Malalaman lamang po natin pag nag-file ni sila ng affidavit uh-huh. at complaint sa Department of Justice. Pag nag-file po ang kampo ni Janet. Tama po yun. DOJ. At nag-signify na sila ay gustong maging state witness. Opo, saka lang tayo aakto doon. Mm-hmm. At narinig po po yung pahayag ni Ombudsman na sinasabing haharangin nila mm-hmm. kung ang pag-apply ni Janet Lim Napoles to be a state witness dun sa mga kasong nakapending na sa kanila o hinihir na ng Sandigang Bayan. Mm-hmm. Hindi po natin tinutuko yun at yun ay matagal ko na pong clarify mm-hmm. na yung pong mga nakapending na kaso sa Ombudsman ngayon ay hindi po namin pakikalman yan. Mm-hmm. At talagang ang totoo niyan ay talagang nasa call na ng Ombudsman yan at ng mm-hmm. Sandigang Bayan kung papayagan lang si Janet Lim Napoles. Pero yung darating pong kaso, bagong kaso po ito, mm-hmm. Kung halimbawang magkakaroon ng reinvestigation or bagong investigasyon tungkol sa PDAP scam, okay. Then doon namin, doon kami mag-decide kung papayagan namin o a-accept namin si Janet Lim Napoles na maging state witness. State witness under the Witness Protection Program. Yun. Mabuti at nilinaw ninyo, Secretary, dahil mukhang si Ombudsman dyan din naguguluhan, kaya ang tinatanong niya, ano ba yung i-re-investigate ng DOJ at ano yung kanilang pag-aaralan? So ang sinasabi niyo ngayon, do sa mga pending cases na, naka-file na sa Sandigang Bayan, naka-file na sa nasa Ombudsman na, tuloy na ho yun at hindi na ninyo gagalawin at hindi na ninyo ipupush na maging state witness para dun sa mga kasong yun si Janet Lim Napoles. Tama po yun at wala kaming karapatan na mag-push mm-hmm. dun sa mga pending cases. Mm-hmm. Kaya nilinaw ko po yan at para sa kalamanan lahat na kung sakaling tanggapin namin si Janet Lim Napoles at ilagay sa ilalim ng protection ng Witness Protection Program ng mm-hmm. Department of Justice. Okay. Yung po hindi nang hulugan na siya'y palalayain o siya'y makakawala doon sa mga kasong hinaharap niya. Mm-hmm. Ang haharapin lang po natin ay doon sa kung sakasakaling mayroong mag-file ng mga bagong kaso tungkol sa PDAP scam. Ayun, oh. At yan po ay very clear dito sa Republic Act 6981. Yan nga po yung Witness Protection, Security and Benefit Program. Mm-hmm. Po. At nakasad po yan sa Section 3. Ang title po ay Admission into the Program. Any person who has witnessed or has knowledge or information on the commission of a crime mm-hmm. and has testified or is testifying or about to testify mm-hmm. in any judicial or quasi-judicial body or before any investigating authority may be admitted to the program. Mm-hmm. So, doon po tayo papasok dun sa kung may isang tao mm-hmm. na mayroong nalalaman sa isang anomalya at about to testify. Mm-hmm. Magte-testify pa lang sa department ay pwede po nating bigyan yan. Yun, kung okay. sakasakaling mm-hmm. sa investigasyon uh-huh. ay appear siya na hindi siya ang most
guilty. Ayun, napaka-importante yun. Hindi siya ang most guilty. Ano ho? Okay. Doon po sa, halimbawa, una ho, meron na ho bang nagpasabi sa inyo na meron pang magpa-file ng mga kaso laban sa iba pang senador o congressman na hindi nakasama sa mga unang nakasuhan? Meron po at parang lumalabas po dyan na mahigit ng 100 yung probably involved dyan sa PDAP scam. Mm-hmm. At sinasabi ko na nagkaroon dyan ng selective justice kasi o selective prosecution. Mm-hmm. Kasi tatlo lang out of more than 100 persons na mga probably involved ang nakasuhan despite the promises. Mm-hmm. Or undertaking ni noong Secretary De Lima na may second yung batch, second may batch, third batch, niya. Pero natapos na po, nag-resign na po siya sa DOJ, hindi po niya nailabas. Tama po. Kaya meron na pong ako nakausap si Attorney Stephen David at saka si Greco Belica. Mm-hmm. Na sila'y interesadong mag-file. Mm-hmm. Ngayon, kung tutuhanin na yan, nakabukas po ang tanggapan namin at handang tanggapin yan. Okay. So dito sa mga bagong kasong ito, kung sakasakali, Secretary, pwedeng kunin kanin nyo si Janet Lim Napoles na state witness. Pero halos pareho yan sa pangyayari doon sa naunang ng kaso. Wala ho bang magiging epekto yan? Kung dito sa bagong kaso ay pwede siyang maging state witness, kasabay din yan na nangyari nung mga unang kasong na-file na, Secretary. Ang panuntunan po natin dyan, yung pinaka-importanting panuntunan, she should not appear to be the most guilty. Mm-hmm. Ngayon, sinabi, narinig po kay Ombudsman na principal malefactor daw po eh. Dininay nila yung application ni Mrs. Napoles nung nakaraan. Okay. Pero it doesn't mean na i-deny ng Department of Justice kasi po under the Witness Protection Program, kami lamang po ang may exclusive authority ang Department of Justice. Mm-hmm. Wala pong karapatan upakialam ang Office of the Ombudsman sa paggawad namin ng proteksyon ng WPP program ng Department of Justice. Mm-hmm. Yan po ang panuntunan namin at katulad nung palaging example na sinasabi ko na dalawang example po. Mm-hmm. Na gagawin natin yan, titimbangin natin yan kung applicable kay Janet Lim Napoles. Mm-hmm. Halimbawa po, may dalawang mga may kasalanan. Isang private person at isang public official. Halos pareho ang kanilang kasalanan. Mm-hmm. Pag ganyan po ang nangyari, ang mayroon na pong decision ng Supreme Court na yung public official ay ang more guilty dun sa dalawa. Uh-huh. So ang ibig sabihin nun, kung more guilty itong public official, hindi most guilty itong private person. Itong private person. Uh-huh. Apo. So pwedeng yung private person could be admitted in the Witness Protection Program. Yun. So kahit na ho sabihin nating principal malefactor o principal suspect pa rin itong si Janet Lim Napoles, pero dahil yung mga kasamahan niyang akusado ay public official, mas mabigat ho ang kasalanan nun. Tama po yun. Yun po ay ayon sa decision ng Supreme Court. Mm-hmm. Tapos may isa pa po. Mm-hmm. Halimbawa, isang public official at isang private person, pareho rin halos pantay ang kasalanan. Uh-huh. Pero yung isa ay yung nag-instigate, yung nagsulsul. Mm-hmm. At because of the pagsulsul niya, o pag-instigate niya, pagbabayad niya, ay nakawit nung isa yung crime. Uh-huh. So, an example dyan, mayroong yung dalawang tao, yung gustong ipapatay yung isang tao. Mm. Umuha siya ng bayarang hard killer. Binayaran niya. At natuloy ang kaso. Mm-hmm. Natuloy ang pagpatay. Napatay, uh-huh. So, ang more guilty dyan, yung mastermind. Ayon sa Supreme Court, ay yung mastermind. Mm-hmm. Yung sapagkat ang sabi ng Supreme Court dyan, kung hindi sa'yo, mm-hmm, kung hindi sa pagsulsul mo, mm-hmm, kung hindi sa pagbabayad mo, ay hindi makukumit yung crime. Oo. Okay, dito ho sa pork barrel scam, hindi ho ba si Janet Lim Napoles ang mastermind?
Well, malalaman po natin yan sa sasabihin nila, no? Mm. Sa ngayon, premature, wala akong nababasa kahit isang affidavit ni Janet Napoles at parang lumalabas naman ayon doon sa kanyang mga abogado, eh wala pa namang affidavit. Mm-hmm. At gusto nga ni Janet Lim Napoles na bago siya mag-affidavit ay may lipat muna siya ng kulungan sapagkat talagang nanganib na yung kanyang buhay. Mm-hmm. Yung request na yan ng mga abogado niya ay matagal na po yan, mahigit na ng 6 na buwang nagre-request sa office ko. Pero ginagawang ko naman ng paraan, pero talagang ang gusto niya ay may lipat from the correctional. Sapagkat yung sabi niya sa akin noon, yung gustong yung may tangka sa kanyang buhay ay kasama niya doon sa correctional. Opo. Okay. Kaya pero nailipat na ho, pero hindi ho dyan sa NBI. Sa Bikutan ho din nila. Oo nga po. At yan nga po yan ang isang malaking problema rin. Mm-hmm. Sapagkat ayon doon sa abogado niya ay hindi safe si Janet Lim Napoles doon sapagkat libo-libo ang mga kasama niya doon at napakaraming pwedeng magtangka sa kanyang buhay doon. Mm-hmm. Kaya sana ay sa NBI daw, kaya mag-file siya ng motion for reconsideration. Mm-hmm. So going back doon sa sinasabi mo na hindi ba si Janet Napoles ang pinaka-principal? Mm-hmm. Pinaka-guilty. Opo. Well, may nagsasabi naman, at yun ang sinasabi din ng kanyang mga abogado, na mayroong mentor or mayroong nagturo o nagsulsul sa kanya. Mm-hmm. So, kung yung sinabi ko kaninang pamantayan ang susundin, ay more guilty yung nag-instigate kesa kay Janet Napoles. Okay. May personality na ho ba yung nag-instigate na yun? Public official ho ba yun, Secretary? Wala po akong personal knowledge dyan. At ang alam po lamang natin, at alam naman ng marami yan, ay yung nasa diary lamang yung nababanggit sa TV. Panghuli na lang, Secretary. Ito, ilarin mga legal opinion dito. Pwede raw maging state witness si Janet Lim Napoles kung if there's no other way to prosecute the case and get a conviction. Siya lang ho ba talaga ang pwedeng gamitin at wala nang ibang paraan para maituloy ang kaso o ma-convict ang iba pa doon sa mga bagong binabanggit ninyo na tama dapat po sila. Makasuhan? Tama po ang yung observation nila, yung opinion nila. Mm-hmm. At yung paglagay natin kay Janet Napoles ay we will take into consideration. Mm-hmm. Isa po yan sa mga consideration, sa mga qualification ng isang witness para mailagay sa Witness Protection Program. Mm-hmm. So, pero sapagkat si Janet Lim Napoles ang talagang kadil dito, mm-hmm. then in all probability, marami sa mga sa kaso o sa mga parte ng kaso, ang siya lamang ang maaaring makatestify. Mm-hmm. So, dapat yan propahan po ni Janet Napoles at ang kanyang abogado. Sa kanila ho muna, dapat pala ihingan muna sila ng affidavit at ano ba ang kanilang sasabihin, anong kanilang may offer, sino ang kanilang mga ituturo at anong mga ebidensya meron sila. Totoo po yan. Hindi naman automatic na pag nag-apply ka ay tatanggapin ka na namin. Mm-hmm. Magkakaroon po ng assessment yan, magkakaroon muna dapat siya ng affidavit, mm-hmm. yung application niya, i-assess po natin yan, i-evaluate, qualified ba si Ms. Napoles na maging to be admitted into Witness Protection Program. Mm-hmm. Pagkatapos niyan, ang Department of Justice po lamang ang magdidetermine yan at wala ng ibang body mm-hmm. kung siya'y tatanggapin under the Witness Protection Program. Okay. Panghuli na lang. Kung tatanggapin ng DOJ, pero hindi naman ho papayag ang Ombudsman sa mga bagong kaso, dahil ito ho'y sa Ombudsman pa rin ho dadaan, di ho ba't? Dahil kung may mga public officials yung mga kasuhan, paano ho yun, Secretary? Yun ang sinasabi ko na we are in a democracy. We are entitled to our own opinion. Mm-hmm. Kaya po talagang natural lamang na magkaroon ng clash ang ang dalawang public official katulad halimbawa ng Department of Justice at Ombudsman. Mm-hmm. Pero very clear po doon na pagdating sa pagtanggap ng isang witness under the Witness Protection Program ay Department of Justice lamang po ang may discretion yan. Okay. Wala na pong ibang tanggapan. Kaya kung talagang magkakaroon ng clash yan at dapat ipaliwanag ng kanya-kanyang panig, so ultimately, it will be the court
who will decide this. Opo. Secretary, abangan po namin ang mga development dito. Salamat po sa pagtanggap sa tawag namin. Magandang umaga. Good morning. Si Secretary Vitaliano Aguirre, Department of Justice.